Good evening, good afternoon, good morning sa inyong lahat. Meron na naman tayong update sa SSS. Ito ay sa DAEM, disbursement, paano mag-file ng inyong mga loan at iba pa at update sa inyong mga file. Ayan, step by step, panoorin nyo guys kung paano at sa mga error. Ayan, panoorin nyo guys. Ako po si Attorney Sal at buong kasamahan ko sa Member Education Department ay lubos na nagpapasalamat for joining us dun sa aming first episode ng aming vlog dito sa eSkwela kung saan ho discuss ni Ms. Pat Braganza yung tungkol sa pag-re-register ng My.SSS. So in case you missed yung aming unang vlog, yung how to register sa My.SSS, you just need to click yung link down below para ho mag-guide kayo, para ho mag-register sa aming My.SSS. For our second episode ng eSkwela vlog, ang pag-uusapan ho namin ay yung Disbursement Account Enrollment Module. Pinatawag ho namin itong DAEM. But before we start mga ka-eskwela, huwag na huwag niyong kakalimutan ha, i-click ho ninyo yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Para po ma-update po kayo ng aming mga official videos na i-upload po namin dito sa YouTube. Sa episode na ito, makakasama ho natin dalawa mula sa Member Education Department. Let's all meet si Abigail Maliari, pati na rin po si Rodel Castillo. Hello mga ka-eskwela! Mabuting araw po sa lahat mula sa SSS. Ako po si Abigail Maliari. At ako naman po si Rodel Castillo. At ang tatalakayin po natin ngayon ay kung papaano ba mag-enroll ng inyong chosen disbursement account sa Disbursement Account Enrollment Module or DAEM. So, ano nga ba yung Disbursement Account Enrollment Module, Sir Rodel? Alinsunod sa mga digitalization efforts ni SSS, inilunsad ang Disbursement Account Enrollment Module na kung saan sa pagkakaroon ng aprobadong account sa DAEM ay makakasiguro tayong ang benefits at loan proceeds pati na rin yung mga requests sa refunds ay matatanggap ng ating membro sa pinakamabilis, madali at pinakaligtas na paraan. At para tayo makapag-enroll sa DAEM, kinakailangan meron tayong registered online account sa My.SSS, mapa-individual member man or employee. Sa DAEM, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Una, ang bank account. At pangalawa, ay yung mga e-wallets, remittance transfer companies or RTCs, and cash payout outlets or CPOs. Para magabayan kayo kung aling disbursement account ang inyong i-enroll, atin pong tandaan kung ano ang mga available disbursement channels para sa specific benefit claims or loan applications na makikita ninyo sa inyong mga screens. Kung kayo po ay magpa-file ng loan, ang proceeds po nito ay matatanggap via UMID ATM, Union Bank Quick Card, or a PesoNet Bank. So tip mga ka-eskwela, kung kayo ay may personal savings account sa anumang PesoNet accredited banks, yun na lamang ang inyong i-enroll dahil lahat ng klaseng proceeds, mapa-benefit, loan, or refund man ay maaaring matanggap dito. Papaano nga ba mag-enroll at magkaroon ng aprobadong account dito, Sir Rodel? Para sa mga individual members, narito ang mga steps. Step 1, mag-login sa inyong portal sa SSS website na www.sss.gov.ph or via the enhanced SSS website sa portal.sss.gov.ph. Mas maigi na gumamit ng laptop or desktop computer sa pag-enroll sa DAEM to ensure ease of access. Step number 2. Under sa e-services, go to Disbursement Modules at i-click ang Disbursement Account Enrollment Module. Basahin ang reminder. Pagkatapos ay i-tick ang box sa baba para i-certify na nabasa at naintindihan ito. And then click on Proceed. Step number 3. Under Enrollment tab, piliin ang bank kung ang inyong i-enroll ay inyong personal savings account under any PesoNet participating bank. Para sa ibang option, piliin ang e-wallet, RTC o CPO kung ang inyong i-enroll ay inyong account via GCash, Paymaya o MLUIDIR. Tip lamang po mga ka-eskwela. Para sa inyong mga in-enroll na account, dapat ang inyong pangalan ay kapareho sa kung ano ang record natin sa SSS.
I-click ang drop-down menu at piliin sa mga nakalistang PESONET participating bank kung alin ang inyong banko kung saan naka-register ang inyong savings account. Ilagay ang account number at ilagay muli sa confirmation tab. Another tip, mga ka-eskwela, numeric numbers lamang ang ilalagay. Huwag gumamit ng dash or spaces at huwag na huwag maglalagay ng non-numeric characters. Mag-upload ng photos ng mga sumusunod. Una, proof of account. Piliin sa drop-down menu ang i-upload na dokumento. Kailangan sa photo or document na ating i-upload ay makikita ang bank name, account name, at account number. Kung ang ating i-upload na dokumento ay ATM card, siguraduhin natin na ang nakalagay sa harapan nito ay account number. Dahil kadalasan, ang nakalagay dito ay ATM card number. Tip mga ka-eskwela, bilang proof of account, gamitin natin or mag-submit tayo ng validated deposit slip. Dahil sa dokumentong ito, makikita na natin ang ating bank name, account name, at account number. Maaari tayong mag-deposito ng maliit na halaga at itong gamitin natin para i-upload bilang proof of account. Photo number 2, ID cards or identification document. Para makita natin yung mga kailangan or maaari nating ma-submit, i-click lamang ang link na click View List of Documents or ID Cards. Photo number 3, selfie or photo of yourself. Kailangan ito ay chest level at hawak natin ang proof of account at identification card na in-upload natin nung una at pangalawang photo. Kailangan din na color dito at wala po tayong face mask or eyeglasses o kahit anong aksesorya. Paalala lamang, ang inyong in-upload na photo ay dapat nasa file format ng JPG o PDF lamang. Mahalagang paalala, ang mga sumusunod na uri ng selfies o photo ay mga halimbawa ng mga hindi dapat isubmit para sa Disbursement Account Enrollment Module o DIME. Naman sa mga gustong mag-enroll ng e-wallet, RTC, or CPO account, siguraduhin ang inyong mobile number or SIM card ay active. So, ibig sabihin, ito ay nakakatanggap ng text messages dahil dito ninyo marireceive ang reference number sa pag-claim ng benefit or loan proceeds. I-click ang drop-down menu at piliin kung ano ang i-enroll. Maaring Coins.ph, BBP Cash Padala through M. Luillier, GCash or PayMaya. Ilagay ang mobile number at ulitin ito sa confirmation tab. Mag-upload ng required photos. Para naman sa proof of account, i-screenshot ang inyong mobile app account katulad nito. Para naman sa ID card at selfie or photo of yourself, sundan lamang ang instructions na ibinigay kanina ni Sir Rodel. Step 4. Pagkatapos ma-upload ang mga required documents, i-tick ang box to certify, confirm, and agree with all the statements at i-click ang enroll button to proceed. Kung may nakitang problema gaya ng mali or kulang na detalye na naibigay, may makikita kayong notification sa screen at kailangang balikan at ayusin ang mga ito para makapag-proceed sa inyong enrollment. At step 5, may email notification kayong matatanggap confirming your disbursement account enrollment. Antayin lamang ang isa pang email notification from SSS, either denying or approving it. Kung ito ay na-deny, nakasaad naman sa email ang mga dahilan. Kailangan lamang mag-enroll muli para maayos sa mga nakasaad na mali o kulang sa inyong DIME enrollment. Kung ito naman ay approved na,
Well, congratulations! Meron ka ng Enrolled Disbursement Account. Tandaan ninyo mga ka-eskwela ha, ang individual members ay maaaring mag-enroll ng hanggang 3 account kadaem. Para sa employer account, tanging bank account lamang na nakapangalan sa kumpanya ang maaaring gamitin. Hindi natin pwedeng gamitin kung ito ay nakapangalan sa general manager, CEO, or individual officer nito. At mga ka-eskwela, isa po lamang ang maaari nating i-enroll na disbursement account. There you go mga ka-eskwela! Ang detailed step-by-step procedure sa pag-enroll ng inyong disbursement account. Back to you, Attorney Sao. Maraming salamat, Abby at Rodel. Sana ho sa pamamagitan ng tutorial vlog na ito ay nasagot po namin lahat ng concerns ninyo tungkol sa pagre-rehistro nyo sa DAEM. Ito ho ang second step na dapat ho natin gawin kapag ho natapos na ho natin yung pag-register sa my.sss. This is to maximize yung inyong online transactions sa pamamagitan ng paggamit ng my.sss para ho sa mas pinabilis, mas pinadali, at mas pinasimple na transaksyon sa SSS. Kung kayo naman ho ay nahihirapan sa aming mga online transactions, huwag ho kayo magatubiling pumunta sa aming mga e-centers. Meron ho yan sa aming mga branches, sa mga pilipiling mga branches ho namin, at meron ho handang tumulong sa inyo or mag-assist para sa mga pangangailangan ninyo ninyo sa mga online transactions namin. So dito na po nagtatapos sa aming ikalawang eskwela. Samahan niyo po kami sa mga susunod pa naming mga tutorial vlogs. Mabuting araw po muli sa inyo mula sa amin sa SSS. Alright guys, ayan na pakinggan nyo. At naturuan kayo ng tutorial ng mysss.ph. Ayan, paano mag-loan sa inyo. Ayan, maraming salamat and don't forget to subscribe Rob 3.